Good evening. In the gospel today, we are told, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Sa social media, may cartoon na pinakita. May malalaking tao, parang ulo ng isa, dice yung symbolizing gambling. Tapos mayroon siyang parang aso, nakatali, pagkatapos sunod-sunuran sa kanya. Yung isa naman, bote. Slave to alcohol. Yung isa, slave to other vices. At ang nakakatuwa, yung nasa likod, ang ulo, cellphone. Ang dami-dami niyang tinatalian na parang aso yung sa mall. Kasi ang buhay nila nakatuon na doon sa cellphone, sa baraha, gambling, sa ala, sa drugs, sa sex. Yun ang ibig sabihin, ng whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Akala niya, yung buhay niya nasa droga. Hanggang doon na lang siya. Ang kinabukasan niya, hospital, kulungan, simiteryo, maagang mamatay. Slave, yun ang ibig sabihin ng cartoon. Nagiging alipin ka noong pinagkakaabalahan mo. Yun ang values mo na kasi. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo talaga sa buhay? Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. So kailangan malaman natin, what is life? Who are you? What is a human being? Matagal nang pinag-usapan sa pilosopiyan, sa theology, ano ba talaga ang tao? Ang tao ba rational animal, sabi ni Aristotle. Hindi masyadong rational ang tao dahil hindi siya logical eh. Bakit mo itutuon ang pansin mo sa droga na nagiging alipin ka? Ikaw ba nabubuhay para 8 oras na manakadukwang doon sa Samsung mo at saka Oppo at saka iPhone? You were made for that? Ang daming mga kabataan, ganyan. Pagbigyan mo sila ng chance, maghapon na nasa cellphone nila. Isinilang ka sa mundo para 12 oras na mag-Netflix at saka mag-video game at saka mag-TikTok. Kaya, kaunti lang nagsisimbe. Pinapaalaala sa kanila ng salita ng Diyos na mga alipin sila. Hindi sila tunay na malaya. Ang tunay na tao, tunay na malaya. Walang umaalipin. Walang umaaliping bisyo, walang pinagkakabalahan na hindi karapat-dapat sa kaniyang dangal bilang tao. It is against your dignity to spend hours looking at moving objects there in your cell phone. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. So we are told to lose our life. Give food to the hungry. Give drink to the thirsty. Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, he will not lose his reward. Baguhin ang mundo para magkakaroon ng katarungan, kapayapaan, at napapangalagaan ang kalikasan. That's the way you lose your life. And then you will find it. You will find a life that is full of meaning. You will find a life that has a sense of purpose. Alam mo kung bakit narito ka sa mundong ito. Ang daming mga kabataan ngayon, pinag-aaralan ko lahat yung survey at halos pare-pareho na sila sa buong mundo. Suffering from anxiety and depression. Karamihan ng mga bata. At napapansin na rin ng maraming Pilipino na pataas na pataas ang bilang ng mga kabataan natin na nagpapakamatay.
tumatalon sa building, nagbibigti. E noong panahon pa namin, halos wala kang mabalita ang ganyan. Ngayon, punta ka ng kolumbaryo, may batang-bata pa ron, nakakremate na, nagpakamatay daw. Bakit? Whoever finds his life will lose it. They lose the meaning of their lives. And when my life has no meaning, they want to end it. Kaya kasabihan, a reason to live, a reason to die. A person, especially a young person, who finds no reason to live, will soon find a reason to die. Whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. You lose your life by being slaves to your cell phone, slaves to drugs, slaves to sex, slaves to gambling, slaves to drink, and all the other worldly things. Yun na lang ang pagtutuunan mo ng pansin mo, yun na lang ang nagiging kahulugan ng buhay mo. So let us pray today that we really understand who we are. Sino talaga tayo? Bakit narito tayo sa mundo na kasama ng 2 trillion galaxies? Ang lawak ng mundo. Tayo tuldok na paliit na tundo, tuldok na lang ang ating mundo. At tayo tuldok din sa mundong ito dahil napakalaki ng planet Earth. Pero narito ka at nagtatanong, bakit ba ako narito? Ano ang kahulugan ng aking buhay? Paano ako dapat mabuhay? How shall I spend my life? By looking at my cellphone for several hours a day? By being slaves to drink and alcohol, drugs and gambling? Pagtataksilan mo yung asawa mo dahil bored ka na sa buhay mo, pagkatapos magkakagulo, pati mga bata na didepress dahil hindi kayo magkasundo sa pamilya, tapos yung iba nagpapakamatay na. Yun ang dahilan bakit narito ka, bakit ka kasama ng mga bituin at saka mga planeta. You are born for greater things, ang sabi ng Panginoon. Kaya sinasabihan tayo ngayon sa first reading, put away your misdeeds, yung mali mong pagtingin kung bakit narito ka sa mundo. Tigilan mo na ang paggagawaan ng kasamaan. Matuto kang gumawa ng kabutihan. Make justice your aim. Redress the wrong. Hear the orphan's plea. Defend the widow. And that's the way you lose your life, and in the end, you will find it. Because the gospel today says, whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Sabi ng mga kabataan, YOLO, you only live once. Sabi ni Eminem, you only got one chance na mabuhay dito sa mundo. Huwag mong sayangin yung buhay mo na hindi ka makahanap ng tunay na kahulugan. Huwag mong sayangin ang buhay mo na ang taon na inilagi mo dito sa mundo, wala nang kapararakan. Walang kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon na makilala natin kung sino tayo, bakit narito tayo sa mundo, at ano ang tunay nating patutunguhan.